Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gagawin ni Giselle ang lahat para makapiling lamang si Justine. Pinigilan nito ang balak ng mag-amang Justine at Eric na bumalik ng US nang malaman na aalis na ang mga ito dahil may job interview pa di umano ang kanyang anak. Sa kagustuhang nais pa niyang makakasama ng matagal ang anak ay inalok niya ito ng trabaho sa Apex. At dahil gusto ni Justine na makaganti sa ina sa pang-iiwang ginawa nito, ay tinanggap niya ang alok, ngunit may kondisyon. Gusto niyang makuha ang mataas na posisyon dahil gusto niyang subukan kung ano ang kayang gawin ng kanyang ina makasama lamang siya. Hindi lubos akalain ni Justine na papayag si Giselle sa nais niya kahit mapunta pa sa kanya ang pagmamay-ari ng hospital. Dito napagtanto ni Justine na totoo ang sinabi ni Annalyn na talagang mahal siya ng kanyang ina at may malalim itong dahilan kung bakit nagawa siyang iwanan. At parang unti-unti nang lumalambot ang puso nito para sa ina. Samantala, inimbitahan sa Japan sina Doc Lindon at Doc Annalyn bilang kakatawan sa Eastridge Hospital sa gaganaping seminar. Napaisip si Doc Carlos na ito na ang tamang panahon para makapagbakasyon si Lynette at pansamantalang makalimutan ang masasamang alaala. Kaya kinausap nito si Annalyn na isasama nito ang ina sa pagpunta ng Japan. At nalaman din ni Carlos na isa ito sa mga pangarap ng asawa, kaya nais nitong tuparin. Sobrang nagpasalamat naman si Annalyn sa doktor dahil talagang mahal nito ang kanyang ina at gagawin ang lahat para tuluyan ang bumalik ang sigla ni Lynette. Labis naman ang sayang naramdaman ni Doc Lindon nang malaman na makakasama niya si Annalyn sa Japan, na ibig lamang sabihin ay silang dalawa lamang at walang mga kaibigan na mang didisturbo. At baka mabisto pa ang kanyang totoong naramdaman para sa batang doktor. Sa kabilang banda, dahil gusto ni Moira na magpakalayo-layo muna at kinakabahan na anumang oras ay magigising si Don Pepe at mabuking sila, ay isinama nito si Zoe sa pagpunta sa Japan. Buong akala nila ay walang makakaalam sa kanilang kinaroroonan, ngunit nagkamali sila dahil nandoon din pala sina Annalyn at Lynette. At nagulat na lamang ang magkabilang panig nang isang araw ay aksidente silang nagkasalubong. Ngayong bumalik na sa Apex ang mga kaibigan ni Annalyn at inalok siya ng amang si Robert na bumalik na rin sa hospital ng kanyang lolo. Tatanggapin kaya ni Annalyn ang alok ng ama? Sabay-sabay lamang nating aabangan dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap.